Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang mga tao nagsisiwalat patungkol sa pribadong buhay nitong si Sir Rafi Tulfo ay dapat nga bang pakinggan? Isa ba itong pamumulitika lamang? Itong nababalitang nais na lumantad ng mga dating staff ni Sir Rafi Tulfo, dapat bang malaman ito ng taong bayan? O dapat na panatilihin na lamang silang tahimik? So, makikihiram po muna tayo ng video ni Mr. Mike Cervera. Eto na nga, Diyos ko, issue. Sobrang issue ngayon nito mga kababayan, ha. Ay nako, si Rafi Tulfo. Grabe, idol talaga eh, no? Sobrang idol ni Rafi Tulfo. Ito na nga ngayon. Napanood niyo ba yung content ni Attorney Libayan? Si Attorney Libayan, abogado na vlogger. Ngayon, meron siyang binabanggit doon. Yun yung pag-uusapan natin, na alam ko din. Na matagal ko lang alam yun. Oo. Ay, nako. Si Attorney Libayan, hindi pa kasi inisplok eh. Maganda kasi mauna si Attorney Libayan. Oo, gusto ko marinig yung niya, paliwanag niya dun. Diba? Eh, kasi ganito yun. Ay, nako. Oo, yung sabi niya, nagbabagang palita. Totoo yun eh. Hindi lang si Attorney Libayan ang nakakaalam nun. At tingin ko, yung source ni Attorney Libayan, yun din yung nagsabi sa akin. Oo. Kasi, ganito yun. Itong kaibigan ko na to, merong sariling production na house. Oh, meron siyang editing house. Basta yun, oo. Nasa showbiz din. Malaki yung yung influensya niya sa showbiz. Itong source ko, tungkol dito nga sa mga lumalabas na issue ni Idol Rafi Tulfo. Idol talaga eh. No? Sobrang idol pagka ganun. Pero mo yun, nagsasabay-sabay yung mga babae sa buhay niya. Nasaan ang boundary o hangganan sa pagitan ng personal at pampublikong buhay ng isang politiko? Ang lahat, kabilang ang mga public servants, ay may karapatan sa privacy. Ngunit kapag ang isang tao ay pumasok sa pampublikong buhay, dapat niya maunawaan ang ilang mga issue na maaaring ituring na pribado para sa isang pribadong individual ay maaaring maging mga bagay na may makatwirang pampublikong interes kapag ang individual na iyon ay tumakbo para sa posisyon. Ang ibig sabihin na pagiging public servant ay inuuna ang interes ng publiko kaysa sa sarili niya. Ayun na nga. Kasi yung sinasabi niya na mga puro mga staff ito ni mga dating staff ni Rafi Tulfo. Ito ngayon yung mga, alam niyo yung mga nagsama-sama sila. Nagsama-sama sila para, expose. Kasi hindi naman paninira yun, di ba mga kababayan? Kung magsasabi lang sila ng totoo. At itong mga ito, matagal nang gustong magsalita. Kaya nagulat ako, napanood ko si Attorney Libayan, yung mga staff daw na nagbabagang balita, yun na nga, kasi mahirap din kasing alam nyo na, di ba? Alam nyo naman si Rafi Tulfo, masyadong namimersonal din eh, di ba? Good afternoon po, Odie Linon, shout out po. Kaya mahirap din basta-basta na nagsasalita ka. Pero alam nyo, maaaring bukas sa isang araw o sa isang linggo, magsalita na itong mga ito. Itong mga ito, naku, may mga itsura, yung mga dating staff ni Idol, Rafi Tulfo, mga boss. Oh, nandiyan na si Bistak. Oh, yan ang idol nila, 'di ba? Oo. Ayun na nga mga kababayan, shoutout sa 100 plus na nanonood. Oo. Kung magsasalita itong mga staff ni ito na. Hello? Ang pangit. Matagal na issue 'yun. Yung mga staff na magsasalita. Alam ko 'yun. Kailangan lumalaban. Alam mo kung dino galing. Kasi ko pala 'to. Nakausap ko sila. Kaya ayaw mo naman ako mag-uuna. Eh, napanood ko kay Attorney Libayan. Balita ko kaya siya nagtira ng mga brand para may gagawin sa sinabi. Eh, hindi ko alam yun ha. Pero may narinig ko yun, pero wala pa akong masyadong matibay na ebidensya. Mahirap isblock eh. Oo. Oo, di ba? Oo. Legit yan. Hindi narinig yun. Ano? Kasusunod din na alamin. Oo. Pag may legit na Na information talaga, yung meron ng patunay. So yun guys, kayo, anong masasabi nyo? Legit ba talaga na... Kasi, di ba? YouTube to. Oh. Yung po mga, mga boss, Boss Brat TV, babaero, legit yan. Oh, legit nga. Yan ang idol nila. Oh, yun lang ha, mga kababayan. Kasi, malayo-malayo yung pinuputray niya na ganito siya, di ba? Tapos yung totoo talaga sa buhay niya, ganun pala. Sa pagkaakala ng maraming tao, napakabait, mapamilyadong mabait sa pamilya, tapos, eto na ngayon, naglalabasan, mga kababayan. Pangkaraniwan na sa bawat issue, nilalagyan natin ito ng boundary kung ito ba ay personal o pampubliko.
Ngunit sa pangkalahatan, kung ang isang pribadong bagay ay makakaapekto sa pagganap ng mga tungkulin ng isang public servant, karamihan sa mga tao ay sasang-ayon na ito ay hindi pribado. Kaya halimbawa, ang presidente ay nagkaroon ng taunang health check-up. Dapat na isinasapubliko ito dahil ang kanyang kalusugan ay napakahalaga sa bayan. Katulad nito, ang mga sakit na nakakaapekto sa pagganap ng trabaho ng mga lokal na opisyal ay maaari mga lehitimong paksa ng pagtatanong. Ang mga pag-uugali na maaari makahadlang sa pagganap tulad ng pang-aabuso sa droga o sexual harassment ay mga usapin na pampublikong interes. Ang mga problema sa pananalapi, lalo na sa isang taong may pananagutan sa budget, ay maaaring may kaugnayan kung halimbawang siya ay malalamang isa palang sugarol. Dahil ang isang politiko ay kumakatawan sa publiko, ang mga nasasakupan ay maaaring mas mahusay na kinatawan kung isa sa buhay niya yung virtue of honesty at yung pagiging mapagkakatiwalaan sa parehong personal at pribadong buhay. Mga boss, syempre hintay natin na magsalita. Gusto ko kay Attorney Libayan manggaling at doon na magpa-interview, 'di ba? Para maganda, 'di ba? Mami PR, oo, bakit sir? Hindi ko alam ba kung bakit ganoon. Oo, hindi ko alam. Basta ito ha, mga kababayan. Yung panoorin niyo 'yon, yung vlog ni Attorney Libayan na nagbabagang balita, sabi niya na eto nga daw yung mga staff ay gusto magsalita, gusto magpa-interview. Actually, nung ko pa ho yan na last year ko pa yan na na-encounter. Oh, yung mga staff niya mismo magsasalita laban sa kanya. Kasi nga daw ito, itong mga staff, ay talagang hindi na nga nila masikmura daw yung mga trato, yung mga offer. May mga offer. Putik partner may offer. Sa mga dating staff nga daw, yung isa nga daw na-depress. Oo, nakatanong ko. Ayoko sa mga sabihin. Ayoko mga sabihin kasi gusto ko manggaling doon kay Attorney Libayan na lang. Huwag na sa akin. Di ba? Ayun na nga. Oo. Kilala ng isang babaero ang kapwa niya babaero. Kilala ko siguro to. Ano babaero? Hindi ako babaero, no? Alam na mga partner ko yan, no? Nandito. Oo, biktima ako, biktima. Oh. Yung mga taong gusto nga na mga dating mga staff na araw-araw nilang nakakasama, itong si Idol Rapi Tulpo doon sa kanyang opisina, mga boss, ito yung mga gustong magsalita. At meron nga daw, di umano, na isang staff na merong alok, ganon. So parang inalokan, tapos, first time niya lang yung job na yun. Alam niyo, unang trabaho mo lang, tapos ganon yung kagad yung mararanasan mo. So na-depress yung bata. Oo, na-depress. Magandang bata, ganda-ganda. Oo. Mas maganda, konti lang si Eli. Ganun kaganda. Oo. Bata, naging staff daw ni Rapi Tulpo. Tapos yung ngayon. Iba pa yun. Ito, staff ito. Staff niya ni. Naku, talaga. Alam mo rin yun? Hindi. Kilala mo lang yung babae. Kilala mo yung babae? Hindi ko lang nabalitaan. Tanong ko. Interviewin ko, ha? So, yun na. Naku, daming issue kay Rapi. Ano ba yan? Alam mo yun, galing-galing niyang mga aral, galing-galing niyang ng mga tao sa ano, diba, sa programa niya. Tapos yung sarili niya pala, ganun din. Ang reputasyon ng mga leader ay maaari magkaroon ng mahalagang epekto sa pakikipagnegosasyon. Kaya ang personal na pag-uugali ng mga politiko ay maaari maging lehitimong public concern. At kung masyado na maimpluwensya at kinatatakutan na ng marami, hindi na mapipigil ang taong ito sa mas matindi pang pang-aabuso. Ano ang mangyayari sa mga constituents? Ano ang mangyayari sa bansa? Kaya ang mga ganitong klaseng issue ay hindi dapat nasabihin na pamumulitika lamang. Deserve natin malaman ang katotohanan. Kung pulos kasinungalingan naman ang ibinibintang sa mga politikong katulad nito, ay dapat din malaman para naman malinis ang kanilang mga pangalan at deserve naman nila na maiboto ng taong bayan. Anyway, so balik tayo sa topic. Ito na nga. Kung etong mga staff ni magsama-sama, kasi parang ganun yung pagkakasabi sa akin last year. Actually, ano pa yan? September pa yan. Magsasama-sama daw lahat sila na mga naging feeling, parang sinasabi nila, parang biktima yata sila, mga boss. Oo, nang, bastang, ano masasabi nyo sa mga lumalabas ngayong issue ni Rapi Tulpo, yung asa? Kasi hindi naman kasi yung basta lang lumabas, kundi mga nakasama, asawa, anak mismo, di ba? Nagsasalita laban sa kanya, dating asawa, nagsasalita laban sa kanya, mga dating staff na ngayon mukhang lalabas din para magsalita laban sa kanya, di ba? Hindi naman siguro demolition job ito. Oo.
kundi siguro itong mga tao na to, eh gusto lang din talagang ilabas kung ano yung totoong pagkatao. Di ba? Oo. Kung may katotohanan ang isisiwalat nila patungkol kay Senator Raffy Tulfo, maganda man o hindi maganda, dapat lang siguro nating malaman, lalong-lalo na, na si Senator Raffy Tulfo ay isang public servant. At kung ayaw niyo namang mapuna at mabunyag kung meron man kayong mga pang-aabuso sa inyong mga private affairs, huwag kayong maging politiko. Manatili na lang kayong privado. So, sa politika, para malinaw, piliin mo na lamang ang isa at itakwil ang isang natitira. Ngayon, kung ikaw ay nasa public service na at ayaw mong napapakialaman ang privado mong buhay, tulad ng sinabi ko, mamimili ka na lamang between public service or to return to private life. Kung public servant ka at ayaw mong pinakikialaman ng publiko ang buhay mo, umalis ka sa public service at manahimik ka na lang sa privado mong buhay kung saan iyon ang kinagisnan mong kaligayahan. At ibigay sa ibang tao ang pagkakataon na makapaglingkod sa pamahalaan ng buong katapatan. Dahil hindi deserve ng publikong dapat mong paglingkuran ng buong katapatan ang tiwalang ibinigay at binibigay nila sa iyo. My two cents worth. Salamat po. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.